emosyonal ang bunsong anak ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose, na si Gwen Garimond Gok, nang dumating mula Amerika, para magbigay ng huling respeto sa kanyang ina, noong March 10. Sa Instagram post ng aktres na si Melissa Mendez kahapon, nagbahagi siya ng ilang larawan mula sa huling araw ng bow role ng award-winning actress, sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Makikita rito ang lungkot sa mukha ni Gwen, habang katabi ang kanyang kapatid na si Andy Eigenman at ang tatlong anak nito. Nagbigay din ng huling respeto kay Jacqueline ang partner ni Andy na si Filmar Alipayo, at ang ama ni Ellie, panganay ni Andy, na si Jake Ejercito. Kabilang rin sa mga dumalaw at nakiramay, ang ilang kaibigan at katrabaho ng aktres na si Tom Rodriguez, kapatid ni Andy na si Sid Lucero, at mga pinsan nitong sina Ryan at Jay of Eigenman. Inulola naman ng isa pang kapatid ni Andy, na si Gabby Eigenman, ang closeness nila ng veteran actress. Ako yung tumatakas kay Andy, ako yung humihiram kay Andy kay Tita Jane kapag may family gatherings ang mga Eigenmans. I would step up and represent. Si Gabby raw ang unang tinawagan ni Andy, tungkol sa nangyari sa kanyang nanay Jane, at agad siyang nagpunta sa bahay ng aktres kung saan natagpuan siyang walang buhay. Namatay si Jacqueline Jose noong March 2 sa edad na 60, sanhi ng heart attack. Noong araw ding iyon ang birthday ni Gabby. Isa raw sa mga hindi malilimutan ng aktor sa kanyang tita Jane ang pagiging ina nito. It may not be 100% perfect. It was hard, kasi Andy wanted to have a life, si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tita Jane kasi they learned how to be independent? Kinumpirma ni Gabby na isa sa mga pinag-uusapan, ay ang pagdala ng mga abo ng aktres sa Siargao kung saan nakatira si Andy. May sinabi si Andy na, uwi na tayo nanay. Yun ang di ko makakalimutan, that hit everyone especially me. Madaming ibig sabihin yun, ika ni Gabby. Hiniling naman ng pamilya na maging probado ang internment ceremony para sa aktres. Napakalaki po kasi ng parte ni Miss Jacqueline Jose or ni Mami Jean sa buhay ko. Kasi po, sa totoo lang, siya po ang dahilan kung bakit kung ba't nandito po ako ngayon sa larangan ng pag-arte, sa ABS-CBN. Si Jacqueline Jose po ang kauna-unahang artista na sumuporta po sa akin sa unang-unang pelikula ko po na Masayista nung nandun pa po ako sa Indie Films. Siya rin po ang dahilan na kung bakit ako napasok sa ABS-CBN. Kasi paulit-ulit ko po, maraming interview na po kinukwento ko dati. Alam niyo naman po pag indie films, diba po? Lalo na yung mga ginagawa ko, mga pelikula noon talagang mga mature na mga role. Medyo sa umpisa, struggle pag nag-uumpisa ka bilang artiste. Siyempre, wala ka pang, kailangan pang patunayan yung sarili mo, wala ka pang pangalan. Lahat ng rejection, aabutin mo. Pero habi ko nga, hindi ko makakalimutan nung nandun kami sa Cannes Film Festival ni Mami Jane. Nung lumalaban kami dun for competition, kami nag-dating Mendoza. Siya po ang artista na nagsabi sa akin na tanggapin ko yung project na inaalok sa akin ni Direk Andoy Ranay. Na ligaw na bulaklak. Sabi ko, Mi Jane, sabi ko, parang piling ko ayaw naman sa akin ng telebisyon. Parang pag inagiging ko yan sa akin, and then after that, hindi matutuloy, ganyan. Sabi ko, baka parang hindi ako para dito. And then, sabi niya sa akin, gano'n na, sige na, parang awa mo na, tanggapin mo na. Tanggapin mo na itong proyekto ito, para sa akin. Yun lang ang sinabi niya po sa akin, na tanggapin yung proyekto ito para sa kanya. Ako naman dahil nga sobrang respeto at pagmamahal ko sa kanya, kahit na parang iba na yung nararamdaman ko na parang piling ko hindi ako ganun ka welcome sa television, sinunod ko yung napag-usapan namin nun. Nagpunta ako dun sa Storycon, and then umating ako dun sa
pagbibigay sa amin ng character. Hanggang sa nangyari naman po yung proyekto niyo, yung Likat na Bulaklak, at doon po ako nagsimula. And then after that, nagdire-dire-dire-diretso na ang lahat ng mga projects doon sa ABS-CBN. Hanggang dumating po yung pagkakataon na ito na po, meron akong unang ginawang pelikula na ako po yung nag-direct ng Ang Panday. Siyempre po, pag nagsisimula ka, lalapitan mo yung mga taong malapit sa puso mo. Tinapitan ko siya kung pwede po siya kunin bilang artista. Natuwala po ako, hindi ko makakalimutan. Siyempre po, pag nagsisimula ka, yun yung mga taong maniniwala ba sa'yo, di ba? Lalo na sa pag-direct na parang wala ka naman ako napapatunayan. Pumunta siya doon sa set ko, tinanggap niya yung project, and then hindi siya nagpabayad sa akin. At na-appreciate ko yun na parang sobrang special. At alam mo yung mga panahon na yung kailangan mo ng suporta ng tao pero pinaramdam niya sa'yo. Hindi siya nagtatanong ano or siya mapapakap. Ilan days ko rin siyang kinondo sa shooting. Okay lang siya. Pinararamdam niya sa akin na huwag mo na akong itindihin. Kumbaga parang mag-focus ka niya sa ginagawa mo. Hanggang dumating na yung point na ito na po, dumating na itong project ng Batang Kapo. Noong nagkatrabaho kami dun sa Amerika, kinuha ko siya sa isang pelikula ko, yung Love You With An Accent kami ni Jody. Doon namin napagkwentuhan yung mga yung projects na Batang Kapo ko, yung mga plano ko. Tapos, honestly, hindi ko directly na sinasabi sa kanya na plano ko siyang kunin. Pero sabi ko, binubuo ko yung project na parang sabi ko, gusto ko makatrabaho ko lahat ng mga mahuhusay na artista sa Pilipinas. Kasi sa dami ng nakatrabaho namin sa probinsyano, nagpas 400 na artista. Sabi ko ngayon naman, gusto ko talaga, sabi ko, maisa-isa, kaya dahan-dahan ko kinukuha talaga yung mga mahuhusay na mga artista na ipapasalamat naman ako dahil napagbibigyan nila kami ng pagkakataon. And then ito nung nakatrabaho ko siya sa Batang Quiapo. Naramdaman ko yung respeto niya sa amin sa buong production. Kasi honestly, ang hirap bilang bagong director. Ang hirap din pagkatiwalaan ng mga veteran actors. Kasi syempre sinusukat ka kung alam mo yung ginagawa mo eh. Pero ang na-experience namin sa mga veteran actors, nandun yung suporta nila sa amin, yung pagmamahal. Hindi kami pinahirapan, nakaalalay sila, nandun sila sa set. At yun yung pinaramdam sa amin ni Mami Jane, sa amin nila, Dr. Kevin, lahat ng ano. Kaya sobrang gaan habang itatrabaho kami, sobrang saya. At yun yung sinasabi ni Dita Berlinger na mahal niya ang staff, crew, at ang kumpin ng Batang Kapo. Kasi sa hirap ng ginagawa namin, ang gaang-gaang niyang katrabaho. Napaka-swabi lang niya na nakasuporta lang siya. Nandun lang siya, nakikipagkwentuhan sa mga staff, sa mga kapwa-artista. Lagi namin pinagkukwentuhan yung about sa industriya, paano makakatulong, paano mababago, o yung mga kulang. Ang dami niyang mga kinukwento o sinasuggest na sana ganito. Lalo-lalo na itong Eddie Garcia Bill. Kumbaga parang natutuwa siya kasi nagkakaroon na ng pag-asa. Diba? Napakalaking tulong kasi yun sa industriya sa mga magagawa ng pelikula at ng television na naging 12 hours na lang yung trabaho natin. Nung last taping namin dun sa Batang Quiapo, actually meron kaming napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan. Kasi may mga eksena na kinukunan sa kanya, like yung lalaya na si Ival na si Bubbles, yung character dun sa Batang Quiapo. Nagulat sa kanya yung director namin, si Direk Kevin, sa ibang mga staff. Bakit naiiyak si Mami Jane dun sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya. Tapos, tinikto ni Direk Kevin kasi pinaliwanag niya kay Mami Jane na Miss Jacqueline kasi parang masyado namang parang anak mo na si Ivana. Kumbaga bakit ba't gano'n parang masyadong affected dun sa paglaya niya. Dapat nga ang ano niya na parang okay, basta huwag kang magtitraidor, parang gano'n yung dapat yung eksena. Tapos umiiyak siya. Hindi namin maintindihan kung bakit. Pag tinanong ni Leather Kev na sabi niya gano'n, kasi nalulungkot ako dahil unti-unti na nawawala yung mga characters, unti-unti na nag-aalisan.
Kumbaga yung grupo nila kay Bandol, nawala na. Tapos si iba na lalaya na. Tapos sa susunod si Panggo, lalaya na. Nalulungkot siya kasi na-attach na siya dun sa buong grupo, dun sa kulong. Napamahal na nga sa kanya pati yung mga nakakulong. Kasi talagang part, yung mga nakakulong dun talagang part na ng ano namin, pamilya namin eh. Nakututusin, di ba, sa ating mga artista, di ba, parang pag sa kulungan ng eksena mo, parang, di ba, parang hindi mo gusto magtagal kasi, di ba, medyo ang daming proseso eh. Siya napamahal sa kanya, nagustuhan niya na yung ambience doon. And then, nung ako naman, nung magka-eksena kaming ganun, nung nagpapaalam na ako, nalalaya na ako, iba rin yung atake yung binibigay niya sa akin, na dapat ang atake niya doon sa akin, tinitread niya ako na subukan mo mag-traitor. Tawa ko itong mga kaibigan mo. Sabi kong ganun, ba't parang may attachment na parang anak yung turing? Ba't parang iba? Iba yung bigay? Hindi na ako kumibo. Parang sa akin, siguro eh, siyempre kikibo ko ba? Di ba? Kumbaga, pinakamahusay na actress, isa sa pinakamahusay na actress sa buong Pilipinas at buong mundo, kukwestiyonin mo ba? Nung medyo nag-bother ako dun sa sabi ko gano'n, tanong ko yung sasabihin kay Mami Jane na maayos yung ano, yung nakikita ko. Nung naglalakad na kami after the date, papunta na siya ng tent niya, kinausap ko siya bigla sa labas ng tent. Sabi ko, Mami Jane, sabi ko, may kukwento lang ako, sabi ko yung character mo dito, sabi ko, okay sa akin yun, yung parang feeling mo, ano, parang anak mo o gano'n. Pero sabi ko, pag naging nakilala ko na ang tatay ko, ano na yun, mag-iiba na yan, gano'n. Tapos sabi niya, ah, okay na, okay, sorry, okay, alam ko. Tapos, kaya tapos parang wala lang, pack up na ako, napauwi na ako, sabi ko sa kanya gano'n, Jane, bye-bye, sabi ko gano'n, love you na, kasi laging gano'n eh. Kasi sobrang lambing niya sa amin, sobrang, ang hirap ipaliwanag, pero sobrang, parang anak niya kami talaga doon sa set, mga directors niya, mga, and then, pagdating ko ng Saturday, nung nasa Baguio kami, kadarating ko na papunta kami para day mo. Pagdating ko, nagpunta agad ako sa kwarto ni Cherry Pie Picache, ni Mami Pie. Eh, sorry. Baka hindi ko sila makilala, sabi ko Mami Pie eh. Pagpunta ko doon kay sa room ni Mami Pie, nato ko siya, kwentuhan kami, sabi ko gano'n, Mami Pie. Sabi ko, alam mo, pinagkukwento ang kanamin ni Mami Jean, pare kong gano'n. Kasi sabi ko yung nasa set ka doon, ang pinagkukwentuhan namin doon, sabi ko nga parang nagpe-premonition eh. Ang pinagkukwentuhan namin doon, si Charito Solis. Sabi ko sa kanyang gano'n kay Mami Jean, Jean, alam mo, sabi ko gano'n, pagka-excellent ako ito, alam mo, kahit di ko nakatrabaho si Charito Solis, pakaramdam ko nakatrabaho ko na siya. Tapos parang siya natutuwa, parang siya kinikilig na ano. So kinuwento niya na, sabi niya, alam mo, si Tita Chato, gano'n. Tapos nung nawala siya, gano'n, doon sa pansol, gano'n. Tapos napagkwento din namin si FTJ, gano'n. Alam mo ba, dati si FTJ, nakakainuman namin. Tanong mo kay Pai, sabi niya gano'n. Tapos kinabukasan, may banyera kami ng ano, ng mga isda. Kinukwento niya yun, masaya siyang kinukwento. Tapos kinakwento kay Mami Pai, nga, Pai, alam mo, pinukwento ko namin ni Mami Jane, ganyan. Saturday yun. Tapos after that, nagkano na kami, nag-motorcade, and then gabi, nag-show kami. Pagkatapos ng show namin, nag-inuman kami, kwentuhan. Pinagkwentuhan ulit namin si Mami Jane. Kukwentuhan namin siya, hindi ko alam ba't lagi ko siyang kinukwento. Hindi ko alam ba't lumalabas sa dila ako na nakukwento ko si Mami Jane. And then after that, nung ano na, natapos kami mga 3 a.m. Tapos umuwi ako ng Manila 7 a.m. Dumating ako tanghali, natulog lang ako. 6 p.m. Tumatawag niya sa akin si Tita Duro. Pagtawag niya sa akin, nag-usap kami. Sinabi niya sa akin nangyari kay Mom Jane. Tapos after that, tumawag agad ako kay Mami Pai, sa kay Tito Cory. Sinabi ko yung balita. Dali-dali ang nagpunta agad kami ng, ano, ng bahay ni Mami Jane para alamin yung sitwasyon. And then yun, nakita na, nalaman na namin, ayun nga yung nangyari. Sabi ko na sa sarili ko, nung gabi pala na naiisip ko siya, mga hapon pala na sinukwento ko siya, pakiramdam ko na paparamdam siya sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit ko siya laging kinukwento, kung bakit ko siya laging nababanggit. Kung pala may nangyari na pala sa kanya. Ang hirap lang tanggapin,
Kasi hanggang ngayon parang nakakashock, diba? Parang ang hirap ay proseso na hindi mo pa maintindihan na kung totoo ba talaga kung nangyari. Kasi Wednesday lang kami huling magkakasama, tapos ngayon, eto na. Napakarami namin mga bagay na napag-uusapan, sa industriya, sa buhay niya, sa pamilya niya. Meron lang akong isang bagay na nawini-wish. Kasi syempre, pag minsan tao, nakakausap mo, nakakwentuhan mo, nakikita mo yung totoong nararamdaman niya o yung totoong pagkatao mo. Nung pinatawag kami ni Kuya Robin para dun sa Eddie Garcia din na inaayos din, no? Si Mami Jane, nung pinilit kong isama from the set na nung pag ko, Jane, pupunta ka ba? Bilang na, wala akong damit eh. Habang pamibili kita, samahan mo ko. Pinabili ko siya ng damit sa Sara. And then after that, nung sinamahan niya, kapunta kami doon, nakinig kami, diba? And then after that, nagkaroon ng kwentuhan kasi gathering ng mga artista, ang sobrang saya. Nakikita niya na nag-i-enjoy ako kasi kausap ko sila Kuya Robin, sila Kuya Bo. Minabantayan niya lang ako, tapos mag-i-send niya sa lalami niya, tanong niya, oh my God, oh my God, tapos sinahayaan niya ako kasi parang sabi niya, first time niya ako nakikita na ang saya-saya ko. Parang nakahinga ako, parang puro trabaho. Kasi ito meron akong mga nakakasalamuha, di ba, natututo ako sa mga veteran actors. And then, pagka-uwi namin ganun, iahatid ko siya sa bahay niya. Sabi niya, nakali ba tayo dumaan sa 7-Eleven, bibili lang ako ng beer. Sabi ko, sige, Michin, ipabili ako sa driver ko. And then after that, pumunta kami sa bahay niya, nag-inuman kami. And then, nag-reminis kami. Nagkwentuhan namin, simula nung paano niya ako tinulungan. Hanggang sa sinabi ko, Michin, alam mo, sa totoo lang, kung ano man ako meron ngayon, kung ano man nangyari sa pamilya ko, kung ano man inabot ko sa buhay ko, lahat yun dahil sa'yo. Kasi ikaw, dahil sa'yo, ito yung nag-convince sa akin na pumunta ako dun sa ABS-CBN, dun sa show na binibigay sa akin ng Direk Andoy. Sobra ako nagpasalamat sa kanya. At kinuwento niya sa akin dun kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Sobra. Kaya nga sabi ko, ang swerte ng mga anak niya kasi kung alam lang nila kung gaano sila kamahal ng nanay nila. Kasi ako, may mga magulang ako, pero hindi nila naparamdam o yung concern, hindi ganun. Minsan sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate yung tao pag nandyan. Minsan nakala lang natin, magkulit. Diba? Pakailamera. Pero yung palang mga bagay na yun, yun yung pagpaparamdam nila kung gano'n nila tayo kamahal. Ako, naiingit ako kasi sana nagkaroon ako ng ganung magulang. Yung overprotective. Yung ipaglalaban ako ng papayan para sa iba. Yung gagawin ng lahat. Yung ituturo sa akin ng lahat ng bagay. Yung magtatrabaho siya kahit hindi siya matulog pero ang iniisip niya kung paano niya kami bubuhayin. Doon ako bumilip sa kanya. Kaya sabi ko nga, swerte ng mga anak niya kasi siguro hindi man niya na-express ng tama. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sobrang mahal na mahal niya mga ito. Maaaring minsan, siguro, may mga maling pamamaraan. Pero kapag ang tao na wala na, doon mo pala ma-appreciate o doon mo makikita yung mga bagay na ginagawa niya na minsan hindi natin naiintindihan. Kaya, sa amin mga batang mga artista, sa mga artista, tinuring niya na parang mga anak niya, ipapasalamat kami kasi naramdaman namin yung pagmamahal niya. Pagmamahal niya sa amin. Pagmamahal niya para sa industriya. Pagmamahal niya sa lahat ng mga katrabaho niya. Sa lahat ng mga directors, staff, crew. Wala ko ibang sasabihin kundi maraming salamat dahil tinuring niya ako ng isa sa
sa mga minamahal niya, anak ko. Yun lang po at maraming salamat po. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.